Yung mga kasunod na gawa ko, okay naman na. Yan, katulad nito. Yan, katulad pala nito. Yan, suot-suot ko ngayon. Available na yan ngayon. Itong pinakauna ko namang tinesting na A3+. Plus. Tingnan nyo to. Sobrang solid nito. Then, sakop na sakop na yung buong damit. Tingnan mo, ang ganda dito yung print, oh. What is up, guys? Siyempre, it's about nga pala. At andito na naman ako para mag-share sa inyo ang ating bagong drilling machine. Kakadating lang nito ngayon lang ang ating bagong DTF printer. So parang nagsisimula na naman tayo nito. So kung matagal na kayo dito sa channel ko, alam nyo na more on digital printing talaga yung mga videos ko. Nagsimula tayo sa DTP. Ay, tama ba? O, tama. Dark transfer paper. Tapos napunta tayo sa sublimation, sublimel. Tapos ngayon naman, nandito na tayo sa DTF. Para sa akin, ito ang pinaka-updated ngayon na klase ng, or pinaka-advanced siguro, na klase ng digital printing. Kasi, yun nga sinasabi, marami nagsasabi, ang output nitong DTF na to para na siyang silk screen. Kumbaga silk screen na digitally printed siya para siyang ganun. So, ngayon i-check natin. Kumuha tayo. Dahil yun, sa mga napanood kong videos sa YouTube, nasatisfy naman ako na talagang legit nga siya. Pati yung mga tutorials din na mga napanood ko. So, dun ako kumuha ng reference kung maganda talaga siya. And ayun, sa sarili ko rin, nag-try din ako. And bumili ako ng mga ganito-ganito. Pagawa ako ng mga samples, mga ganyan. Ayan, parang ganyan yung itsura niya. Maganda dito kasi direct print na hindi mo na siya kailangan i-weed, hindi mo na siya kailangan i-cut out. Automatic na siya. Pag print mo ganyan na transparent background na siya. So, syempre, depende sa settings mo yun. Pwede pa rin naman may background at yan ang malalaman natin. Dahil ito mga pinagawa ko lang ito eh. Mga pinagawa kong sample to sa mga nagdi-DTF, mga nagbebenta ng ready to print na. At ayun, dahil nagandahan nga talaga ako at talagang nasatisfy ako sa DTF na yan, no? Kumuha na ako ng sarili ko para syempre mas makatipid in the long run. So far, sa 3 years kong pag-print, ito ang pinakamahal kong machine ata na nabili. Oo, tama. Ito ang pinakamahal. Ito, single machine lang siya. Isang machine pa lang, ito ang pinakamahal ko. Kasi ang pinakamahal kong nabiling machine, alam ko, yung cutter platter pa, nasa 20,000 ata yun, gano'n. Yun ang pinakamahal kong single machine na gano'n kamahal. Ito na ang pinakamahal sa ngayon. Dahil ito, nagkakahalaga ito ng 50,000 plus something. Mga ganun. Plus itong Melt Pro. Nabili ko nga pala itong machine na ito para sa mga magtatanong. Nabili ko sa Pop Trade Enterprises. Yan, itong printer. Tsaka ito, meron silang Melt Pro. Ito, sarili nilang. Alam ko, sarili nilang product. Sila mismo nag-innovate nito. So, yan. Kumuha na rin tayo. So, ngayon, i-unbox ko na ito. So ito, ang gamit nga pala nila dito, Epson L1800. So sila rin mismo nag-convert, tama ba yung term ko? Yun o. So yan, meron na tayo dito, PET sheet. So ito, included na to dun sa binayaran mo, syempre. Yan, 50 pieces to, alam ko eh. Okay, okay. Siya nakalagay dun sa kanila, 50 pieces to. So yan, A3 siya. Yan, oo nga pala, meron pa nga palang ganito ito. Parang 3 ata ito. Lapag muna natin dyan. Ito ata ang pangatlo kong malaking printer. Hot melt, adhesive powder. Ah, ito powder. So yan, meron siyang ganyang kasama din. Yan, hot melt, adhesive powder. So kung yung ginagamit natin na hot melt dun sa sublimelt, eh ganito, parang ito. Ito yung hot melt natin dun sa sublimelt. Ito naman, ito yung hot melt niya, powder lang. Yan, 500 grams siya. Alright, so tuloy na natin. Sama ko ito. So, lalo mo na siya ibang laman. Para rin tong yung L1300 ko. Pero ito kasi, yung tanke na ito, 6 yung ink. So, di pa nakikita yung ink. Bigot! Ay! Oh. Ay, stop. Bigot. Stop pa. Maliit lang pa yun. Maliit, malaki siya. Yan. At ito ang kanyang ink. Yan. So, 6 siya. 246. Echo DTF. Pero naman tayo dito ang napakalaking box. Yan, oh. Ayos. Thank you.
ayan siya, ganyan. Yan, meron pa sila dyan. Echo DTF by PopTech. Yan. Sila may gawa. Kasi meron pa silang paganto. Parang tray niya mismo pag lumabas. Tapos yan. Ito ate original niya na parang tray. Yan, sa dito syempre yan, mga USB, power cords. Tapos yan, meron na tayo dito ang kasama ang All Mix Pro. Ito, gawa rin nila to. Ginawa to para panghalo sa mga ink. Para tuloy-tuloy siyang maghalo. Para hindi mag, tawag dito. Yan, para hindi matuyo yung ink. So, yan, may instruction din dito. Yan, so, CMYK pa rin siya. Tapos may white ink. Meron din sila dito ang nilagay na, ito parang external. Ang tawag nga dito? Nakalimutan ko. Sa yan, yung pag ano ng ink niya, labasan ng ink. Yan. So, yan, meron ng ganyan dyan. Tapos, yan, ito. Yung USB para gumana tong ating All Mix Pro. Yan ang power niya, 5 volts lang siya. Yan, oh. Alright. So, yan siya. Yan, oh. Transformer yun. Ay, ito mukhang mawawalan na kami ng kainan. Dahil at ang table na ito, dito kami kumakain. At mukhang kulang pa siya. Ayun, lagpas-lagpas pa siya sa table. Sobrang laki. Meron pa tayong Melt Pro. Ito nga pala. Mamaya natin bukusan. Ayusin ko lang muna ito. Ito, ang ganda nitong ginawa nila para straight yung paglabas. Sana lang ginawa nila ng parang ano dito. Tawag dito. Oo, sana ginawa nila ng parang mini drawer dito na nahatak. Para pwede sana ma-store itong PET sheet. Yan o, saktong-sakto naman siya eh. Pwede natin ganyan. Kaso mukhang hindi eh. Mukhang nakadikit siya ng maayos eh. Pangit naman. Makakawalan ka pa na. Oo, pangit naman kung sisirain ko. Okay, so nalagyan na natin ang ink, na ink charge na din natin, nakapag-install na tayo ng software sa ating computer. Ito naman muna, ang i-unbox natin, yan o, ang ating Melt Pro Echo DTF Heater. Sa ano sila, ano, barangay, Canlalay, Binyan, City, Laguna. Okay, ito ko lang sa baon. Para sa akin talaga ito. Kala mo, binigay, no? Binili ko yan. So, pag bumili kayo ng DTF, hiwala yung ano, kumbaga optional lang to. Kasi yung iba, alam ko ang ginagamit ng iba, oven mismo. Pero ito, itong Melt Pro na to, ginawa talaga siya para dito sa DTF. Yan. Naku, hindi ka siya sa table natin. Malaki din. Order na ng table. Malaki ito. Shit! Tayo yung space. Kala ko medyo maliit lang siya. Malaki din pala. Oh my god. Nakahawakan o. Mat siya, mat finish. So wala naman na siyang ibang laman. Yung mismong heater lang. Power cord. Hindi naman siya mabigat eh. Patong ko ng konti. Yan. Hindi siya kasha. Lagpas sa table. Pareho kasing A3 to. Ito A3 din. A3 plus pala. Haba nito. Yan. So, yan. Ganyan siya. Diba? Okay. So, after 4 hours, 5 hours, yan. Nakapag-print na ako. Yan, oh. Ito, tinesting ko na kaagad dahil masyado ng maraming gumagawa ng mga full color na mga prints or mga solid colors. Ang ginawa ko na kaagad na print, etong half tones. Yan, gagawa tayo ng mga vintage vibe na tees. Bale, nakapag-testing na ako kanina nito. Ang pagkakamali ko, hinawakan ko yung ink. Gumalaw siya, so dapat pala hindi nyo siya hawakan. So, ayun, naka-half tone siya. Bale, sa black shirt ko to ipiprint. Kaya, ayan. Lahat ng black dyan, wala na. So, printing time niya, ito ganito kalaki, isang buong A3. Anong oras to ba? Mga 15 to 20 minutes siguro, mga ganun. So, medyo matagal siya, pero sulit naman, hindi mo na siya kailangan tuklapin. At yun naman yan, naka half tone siya, naka full color pa siya.
pwedeng full color, kahit ilang kulay, unlimited colors, pwedeng-pwede dito sa DTF. Kaya talagang yun din yung nagpa-convince sa akin para kumuha nito. Yung DTF heater natin yan, dito ko muna nilagay sa gilid. Dahil nakatabi siya dito, eh, naiinitan yung ink natin. So, feeling ko hindi siya safe. Baka tumigas yung ink or ewan ko. Kasi nung kanina, diba, nandito siya, magkatabi sila. Sobrang init na ito kanina. Hindi ko napansin agad. So, yan. Ito muna yung box na gagamitin ko pang lagay ng hot melt adhesive powder. So, hindi naman ito full tutorial. Pero, dun sa mismong pinagbilan ko nito sa Pop Trade, meron naman sila sa YouTube channel nila. Pwede nyo i-check dun. Settings ng pagpiprint, pag-install nung software. Ayun naman. Dun naman lahat ng guides nila eh. Pwede nyo rin sila message sa Facebook page nila kung meron kayong mga tanong. Sobrang dali lang din matutunan. Next time, tatry ko din mag-print ng mga solid colors. Yung mga sarili naming design siguro. Sa No Kidding, yun, testing natin yun. Tapos, ayun. Naghahanap ako ng A3 Plus na film kasi itong L1800 kasha dito ang A3 Plus na film eh. So, testing natin yun para sa mas malaking prints. Malaki na tong A3. As in, malaki na to. Pero mas gusto ko pa mas malaki. Sa mga oversized shirts talaga. Bala ko gumawa or magbenta ng mga oversized shirts. So, yun talagang bala ko sa kanya. Gagawa tayo ng mga, dahil usong-uso ngayon yung mga vintage vibe, bootleg tees. So, yun ang gagawin natin. So, ngayon, maglalagay na tayo ng hot melt powder. Next time, bibili ako yung transparent na box eh, para hindi sayang yung powder. Pwede ko isalin pa balik dito. Dito, inuuna ko na yung mga kanto kasi medyo mahirap maglagay eh. Lalo na hindi masyado maganda yung box natin ngayon. Nasasayangan. So after nun, yan, nalagyan na natin siya ng powder. Kailangan yan, 300 degrees. Tapos, ang time niyan 20 seconds. So, pwede na natin siya ilagay dito. Ayan natin yan. Tapos, alagay natin timer ng 20 seconds. Dito ko na lang tatimeran. Ayan. Whoop, yan. Yun, oh. Okay. Opya. Lagyan mo natin dito. Yan. Pause muna natin dyan. Sasabihin ko lang kung bakit. Kasi merong mali dito sa una kong ginawang print. Hindi dapat ganyan yung output ng print. Nakikita yung, halos nakikita na yung harapan ng print. Yan. For example, ito meron ako dito. Yan. Ito yung harap niya. Tapos, ito yung likod. Yan. Anong pinagkaiba niya? Yan. Mapapansin nyo naman kagad yung pinagkaiba. Ito yung likod ng may kulay. Yan yung kulay niya, gray, yellow. Sa likod, all white lang siya. So, hindi dapat nakikita yung mga colors. Katulad nito. So ito pa lang, pagka-print pa lang nito, mali na siya. Kasi dapat meron siyang white. Yan, ganyan dapat ang kakalabasan niya. So, mamaya, sa continuation ng video na to, makikita nyo kung ano yung magiging output niya pag walang white sa likod. So, yun lang at tuloy na tayo sa video. Right, yun. Yun yung sinasabi din nila, sir, dun. Na kailangan daw, yan, makikita nyo, wet look siya. Yan, kita nyo, kumikinang-kinang, mamasa-masayang itsura niya. Yan, makikita nyo, even yung pagkakaluto nung hot melt powder natin. Yan, oh, diba? Pantay na pantay yung pagkakaluto niya. Ay, naka. Meron ako nakalimutan ang process doon. Makalimutan ko siya i-preheat dito sa ibabaw ng 20 to 30 seconds. Kailangan i-preheat mo siya dyan sa ibabaw hanggang sa mag-mat yung itsura niya bago lagyan ng powder. Kaya ngayon, itong una nating nilagyan ng powder, hindi ko alam kung magiging maganda yung output niya. Kaya tignan natin, dito sa pangalawang print. Ito naman, dito nagkuha naman tayo dito ng Eminem, yan, ang Slim Shady. Testing natin yan. Sana maganda. Okay lang yan, beginner pa lang tayo eh. Yung una kong print, palpak, nahawakan ko. Tapos yung pangalawa kong print, bahal nakapag-print na ako kanina yan, sanab yun. Sinuot na kagad nung kapatid ko eh.
Ayun, nagti-TikTok na kagad dun sa likod. Sobrang ganda daw. Ang pinrin ko naman dun, Tupac naman. Yan, mga uso ngayon. Yan. Testing-testing lang tayo ng mga bago. So yun, yung pangalawa kong ginawa, maganda. Dito sa pangatlo, bali pangatlo ko na talaga to. Mukhang palpak na naman, nakalimutan ko yung isang step. Preheat. O yun, balikan ko kayo mamaya pag ipepress na natin. Okay. Okay, so magpepress na tayo. Yan. So press muna natin. On. Okay. So sa akin, ang placement ko kadalasan, 4 fingers, yan, below the neckline. So, yun, yun ang sukat ko. Tapos, ngayon, place na natin to. Sana maganda siya. Feeling ko na pasobra yung pag-powder natin. Nakalimutan ko i-preheat eh. Oh, bahala na. Yan, sakto. Yan, center lang natin, maigi. So, settings natin dito, 160 to 165 degrees. 15 seconds lang yung first press natin. Then, cold peel siya. Tapos, another 10 seconds sa curing. Okay. Tapos, cold peel siya. So, hintayin lang muna natin to. Yan, habang pinapalamig natin yun, salang nakagod tayo ng isa pang design natin. Okay. Hope, yan. Ito natanggal ko na. Hindi ko na naipakita sa inyo. Yan, natanggal ko na siya. Yan, second press muna natin. Itong isa. Yan. Ito, 10 seconds lang. 10 to 12 seconds, mga ganon. Okay. Yan, ito na. So, yan ang sinasabi ko sa inyo. May kita nyo dyan, sobrang dark ng print. Yun nga kasi nga, wala siyang white background. Kaya yun. Sigurado ako na yun yung pagkakamali ko doon. Hindi lumabas tuloy yung ibang mga kulay na dapat meron. Na alam ko yung Bryant dyan dapat violet talaga yan. At yun, yung sa mukha banda or yung sa mga ibang part naging dark masyado. So ayun lang, yun lang yung mali ko dyan talaga. Para at least clear na hindi talaga dapat ganyan yung output dyan. So yun, balik na ulit tayo sa video. Ayan. Kahit pa paano, lumabas naman pala siya. Nangitim na sobra. Check natin yung pangalawa nating print. Ito na naman ay ipakita yung pag-peel, pero ito siya. Nakakalimutan ko lagi ipakita yung pag-peel natin. Pero ayan, ayan, na-peel ko na siya. Ayan, ganyan siya. So, second press na natin. Ganun lang din, 10 to 12 seconds. Ito, mas okay-okay ito. Yan, lumabas na talaga. Kesa yung una na ating gawa. Ito, mas okay-okay na to. Kitang-kita na talaga siya. Okay. Okay, so ayun na nga yung mga first trials ko. Yung mga huling clip. Yung mga clip na nagawa ko ngayon. Siguro mga 1 week ago na yon. So, ito ngayon. Kita nyo naman dito sa tabi ko. Sobrang dami ko nang na-print ko. Ito nga yung una nating sinampol na hindi siya masyadong maganda. Hindi talaga ako nagagandahan sa kanya. Kasi masyadong dark. Dami ko rin error na nagawa. Naisalang ko sa Melt Pro nang hindi ko pa nalalagyan ng powder. Nahawakan ko yung ink. Tapos nambura yung ink. Yung mga kasunod na gawa ko, okay naman na. Yan katulad nito. Yan katulad pala nito. Yan suot-suot ko ngayon. Kumuha ako, nag-layout ako ng sarili kong bootleg design. Yan, Tupac Shakur. Dahil yan ang usong-uso ngayon eh. Yan, minaximize ko yung isang buong A3. Tingnan nyo naman. Sobrang laki niya. Sobrang sulit talaga nito. Sa mga magkakagusto na itong design na to, o kaya yung mga ibang papakita ko, gagawin ko siyang available dun sa isa naming Shopee page. Yung pinakauna naming Shopee, New Kings Collection. Yan. Check nyo yan. Nandyan naman yung link sa description box. Ilalagay ko rin para kung gusto nyo bilhin yung mga design, gusto nyo pang mag-check ng mga ibang design, nandun lahat sa Shopee. Yung mga vintage design na ginawa ko, siguro mga nasa 15 na design pa lang. Konti pa lang, pero susunod dadamihan pa natin. So, papakita ko sa inyo iba ko pang mga nagawa. Gaganda. You know? O, diba? Tingnan nyo naman kung gaano kaya yung print. Ang mga sizes pa nito is XL. Eh kung mga medium, large ka lang, panigurado mas malaki pa yung magiging output sa t-shirt mo. Ganun. O kaya pwede rin kayo mag-send ng sarili nyo yung design, ko-customize natin. Yun, pag-usapan na lang natin doon. PM nyo ako.
Ito, ginawa ko rin tong design na tong ganda na ito. Meron akong inspiration na pinagayahan nito, tapos parang niremake ko lang siya. Ganda, ganda rin. Kendrick Lamar. Ganda ito. Ang laki rin, tinanin mo, gano'ng laki yan sa t-shirt, oh. Sobrang solid nito. Sa mga magkakagusto dito, available na yan ngayon. Ito. Itong pinakauna ko namang tinesting na A3 Plus. Ang sukat na itong print na ito is 12x18. Tingnan nyo ito. Sobrang solid ito. Then, ayun. Sakop na sakop na yung buong damit. Tingnan mo, hanggang dito yung print. Oh. Ayun, may black pa dito sa ilalim yan. Eh. Ayun, ganyan kalaki yung print niya. Ang size na ito, large. Large pa ang size na ito. Paano na lang kung medium o kaya small. Baka hanggang dulo na to. Solid ang ganda nito. Yung iba dito mga pa-customize na to. So ito kukunin na lang to. Yan. Marami nang mga nagpa-customize din. Ito pagawa to. Ito naman, ito. Yan, ito. Ni-layout ko din to, ako rin nag-design nito. Yung mga simpleng-simpleng layout lang, mga picture-picture. Kaya naman natin 'yan. Tapos lalagyan ng konting text. Yan, edit natin yung ano, yan oh. Half tone natin yung picture ni Tupac. Ganda nito. Ito half tone naman to. Tapos nilagyan natin ng mga ganyan. Konting edit, practice-practice lang din. Kaya ngayon, nagpa-practice-practice rin talaga ako mag-edit mga design. Para kahit pa paano yung mga ganito, mga simple, mga pag-place ng text. Ito, half-tone na ito. Ayan, ang ganda na ito. Ito, A3 lang din to. Feeling ko kasi masyadong overkill yung A3 plus na size ng print. Eh. Kaya A3. A3 pa lang. Ito, XL. Oh. Ayan kung gaano kalaki yan. Solid. Ayan. Ito, order din to eh. Itong ganda na ito. So, Eminem. Kahit ano pwede pag-uusapan natin yan. Ito, A3 rin to. Minsan, nakadepende sa design kung gaano kalaki yung ano eh, yung printout na lalabas. Kung mamamaximize niya yung... Ito kasi ang size 10.5x15. Yun. Yun yung sa A3. Kasi kailangan may allowance eh. Ganda na ito. I-pick upin na lang din to dito. Yan, mga vintage na. Ito, pasok na pasok. Sobrang ganda talaga nito. Echo DTF natin. Ganda. Ito, half-tone print din. Travis Scott, Cactus Jack. Solid. Sobrang solid. Kunti na lang. Pakita ko na lahat. Big Smalls. Ito, mga available na to. Yung mga design na ipapakita ko sa inyo, i-gagawin din natin siyang available sa Shopee. Yan, meron din tayo dito. Yan, o, Blackpink. Yan, bilisan na lang natin. At yan, another Tupac. Yan, Tupac. Shapur. Tupac natin, mabenta masyado eh. Sobrang in demand pa rin si Tupac ngayon. Sobrang solid. Kaya gumawa na nga ako nung sarili natin layout to. Pati yung isang black and white. Kaya yan, mas maganda, nag-layout na rin tayo yung sarili nating design. Para at least kahit pa paano, may pagka-unique yung design kesa sa iba na pare-pareho na. Natry ko rin siguro gumawa ng black na ito sa susunod. Yun, so yun lang naman. So yan, ito na yung final setup ko siguro. Sobrang sikip na dito. Ito. Printer natin, yung stable. Originally, ito yung kainan talaga namin. Stable na to. Pero nandyan na siya. Ito na lang yung space ng kainan namin ngayon. Lumiit na. Dahil nalagay na itong printer. Tapos, bumili pa ako ng isa pang table. Yan. Patungan para dito sa ating heater. Yan. Tapos, bumili ako na itong box. Itong box na to, dito ko pinapowder yung printout bago isa lang sa heater. Para hindi masayang yung mga powder na natatapon, pwede ko siyang isalit ulit. So yun, ayun lang naman, sinare ko lang sa inyo yung bago nating printer. Ito nga, yan, itong main ano natin. At syempre, yung bago nating mga products. Yan. So yun, kung meron din kayo mga sarili nyong design na gusto nyong ipaprint sa akin, pwedeng-pwede, PM nyo lang ako. Pwede natin i-ship yan. Or dun sa mga nagko-clothing na gusto magsimula, kahit 10 pieces lang, 5 pieces yan. Yan, syempre pagka mas madami, mas mura. Pwedeng sa inyo yung t-shirt, pwedeng sa akin na rin siguro yung t-shirt. Bahala na sa mapag-uusapan. Recommended to ngayon, lalo na in demand talaga to ngayon, lalo na sa mga nag-start mag-clothing, sa mga gusto magsimula ng sarili nilang clothing brand, sarili nilang design, pwedeng-pwede. Kahit isang piraso lang pwede, kung gusto mo ng sample, pwedeng-pwede yun, walang problema. PM nyo lang ako yan, katulad nito, ito, pang-clothing line na quality na talaga ito. Tingnan nyo naman yung print nyo, no? Kasi, yun nga, ang finish nga nito, para kang naka-silkscreen na rin. Kasi, kung iisipin mo, ink din naman talaga siya, na nilipat muna sa film, tapos nilagyan ng pandikit na powder, tapos hinipress natin para to make sa t-shirt yung ink. O yun, PM nyo lang ako, and... Maraming salamat sa panonood. Siyempre, huwag mo kakalimutan mag-like, comment, share at subscribe. At i-hit mo na rin yung notification bell para updated ka pa sa mga susunod nating uploads. And ayun, see you on my next video.
Peace out. I'm out.